Well, dumating kami dito sa ano sa airport mga around 2 p.m. and then dumiretso naman kami kaagad sa registration area dito sa may footbridge linking the airport sa Regal Airport Hotel. Tapos nung inabot na namin yung aming mga invitation cards, napansin ko yung mga kasamahan ko lahat pinapupunta sa isang side. So nung dumating na sa part ko, tinanong ko, bakit? Ano nangyayari? And then we were told na on hold daw, waiting for clearance. So tinatanong ko, anong clearance yun? Bakit kami hinuhold? Anong dahilan? Wala namang makapagpaliwanag. Tinanong namin lahat ba? Pero nanotice ko din na may mga dumarating na mayroong invitation na dire-diretso lang. No? Nilalagyan ng number sa likod yung card nila and then they were allowed to go inside. So, doon namin na buo yung pagtingin na talagang na single singled out talaga yung aming mga organizations, no? Those organizations na either affiliated under Bayan, Hong Kong, or organizations na allied, no? Or allies namin. Or kahit nga yung mga individuals na whom we work with pero hindi naman bahagi ng aming organization, kagaya ng mga nasa Coalition of Service Providers for Ethnic Minorities na mga NGOs yun, hindi rin pala sila pinatuloy. Siguro around 30 people kami, including yung mga taga CISPEN, no, na hindi binigyan kuno ng clearance. Na later on we were told na dahil daw tawag dito ang tingin nila ay meron silang apprehension, no, apprehensive sila. So tinatanong namin, are we considered as security threats? Wala naman silang maisagot. So tinatanong namin, ano bang dahilan? Wala rin silang explanation. So tinanong namin ang police, kinausap ko ang mga taga Hong Kong police, hindi daw sila involved doon. Tinanong din namin ang itong mga taga PSG doon, sinabi nila binigyan lang sila ng instruction. Ang taga consulate, tinanong ko din, hindi rin nila maipaliwanag until such time lumabas si Deputy Consul General at doon niya nga sinabi na ang reason nga ay meron daw reading sila and because of that reading medyo apprehensive sila sa amin and then so yun ang naging dahilan bakit kami hinold at hindi pinatutuloy. We stayed there for about 2.5 hours simula nung dumating kami kasi mga ano na yun, mga 4:30 na, no, almost 5 na nung nakalampas kami doon at talagang tinawagan na namin lahat ng pwedeng tawagan. Just later on, we were told na the decision will be coming from Secretary Bebek Bello. Ironically, this morning, we were having a dialogue with Secretary Bello sa Polo. So habang nagda-dialogue kami nila Secretary Bello, yung pala, meron ng yung kung sino man yung team na nag-aayos ng security, eh, inaalis na pala kami sa listahan nang hindi namin alam. No? So talagang ang tingin namin, we were singled out and I think tingin din namin nagmumula yan sa prejudice na tingin nila ay gagawa kami ng komosyon o meron kaming gagawing eksena dito. In fact, this is the first time that we attended a community meeting for a visiting president. All presidents in the past na bumisita dito ang sinalubong namin, protesta. At hindi namin yan ginagawa sa loob. Nag-a-apply kami ng police permits, ginagawa namin yan sa labas. Hindi kami papasok sa loob ng isang event for them para lang manggulo. No? So I think may maling perception, no? Nagmumula sa karumihan ng isip ng kung sino man yung may pagtingin na kami ay gagawa ng gulo dito sa pagdalo namin sa meeting na ito with the president. Well, I think kung sino mang responsible dun, they have to publicly apologize to us and they have to explain saan nagmumula yung ganong klase ng prejudice, no, sa amin. Like, for example, dito naman sa loob, pinalibutan naman kami ng security. Nilagay kami sa pinakalikod na upuan at halos lahat na lang ng security nandun sa paligid namin. Pero sino ba yung, ano, sino ba, hindi naman din kami ang gumagawa ng gulo sa loob. Diba? So, I think talagang ano eh, may pinagmumulang malalim na prejudice sa mga ano eh, progressive organizations itong nasa government natin.